Okay, magandang araw po mga kauno. Umipiyok pa ako, no? Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayang sumusubaybay sa Luzon, Visayas, at Mindanao. At kung nasaan man po kayo ngayon sa ibang bansa, marami nang nakatune in sa abroad.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman ang inyong lingkod, ang inyong life coach at nutritionist, Jerico Mendoza. Ngayon po ay araw na ng Miyerkules, no? Ang bilis ng panahon, September 7, 2022. And alas 3 hanggang alas 4, mag-uusap tayo tungkol sa kalusugan at sa ating buhay. Sumangati nawa ang pagpapala ng ating Panginoon at gabayan niya tayo sa ating mga pag-uusapan, no? Napakahalaga po ng pag-uusap natin ngayong araw na ito tungkol sa mata, no? Sabayan po tayong napapanood sa YouTube channel ng Uno at syempre dito sa Facebook page. Send pa po natin ang mga link para po marami tayong mapagsilbihan ngayong araw ng Miyerkules, 3 to 4 PM. Napakarami hong nagtatanong tungkol sa para yung mata hindi basta-basta lalabo. Kasi marami ho ngayon, yan ang problema. Napakarami ko pong nare-receive na question. Ano ba ang pagkain? Ano ba ang gulay na magandang kainin para mapanatili nating malusog ang ating mga mata? Anong supplement ba? No, pangunahin na po sa supplement. Yan, ano, dalawa yan eh. Crypto, tsaka Santeate berries. Idagdag na rin ho natin yung grape seed. Maganda yan sa mata. Nakakatulong ito. Yung wheatgrass and barley, napakaganda niyan. No, pero siyempre kumain po tayo ng maraming gulay. Dalawang tasang gulay araw-araw, dalawang tasang prutas araw-araw. Malaking tulong ho ito, hindi lang sa kalusugan, pati po sa ating mga mata, no? Kasi pag kumakain ho tayo ng gulay at prutas, lalo na yung berdeng talbos, no? Napakayaman ho nito sa antioxidant, vitamin A, vitamin C, vitamin E, no? Subukan din natin ang carrots, yung orange, yung kangkong, kamatis, kamote, mangga, melon. Pero syempre, pag manggang hinog, medyo dahan-dahan ang pagkain. No? Kasi baka tumaas naman ang sugar ninyo. Isang pisngi hanggang dalawang pisngi, pwede na. So, ibig sabihin guys, yung vitamin A, C, and E, nakukuha natin yan sa Ultima. Sa grape seed, Santeate, Crypto, Organic, Antioxidant, nakukuha din natin sa supplement. Kaya nga dito sa usapan natin na ito, napapatunayan natin yung nagagawa ng gulay at prutas, nagagawa rin ng supplement eh. Di ba? Napakaganda. No? Kain din tayo ng pagkain mayaman sa omega-3 fatty acid, gaya ng isda. Eh di ba yung omega-3 fatty acid, nakukuha rin naman sa BCO. Nakita niyo yung pagkakapare-pareho. Pag kumain ka ng tamban, tawilis, no? Ng salmon, no? Tuna, tambakol, no? Yan mga sarap na isda, tanigi, nako, sarap yan. Eh, mayaman yan sa omega-3 fatty acid. Pero kung hindi mo nagawa yan, mayroong olive oil o kaya virgin coconut oil na alternative. So ngayon guys, nakikita ninyo yung pagkakahawig o yung mga nakukuha nating pareho sa supplement at sa masustansyang pagkain para malinaw ang mata. No? Importante ho kasi hindi naman kailangan maging mahal eh, ang pagpapalusog. Hindi naman kailangan lang alam mo yung kakainin mo, alam mo yung iiwasan mo. Lalo na pagka nagkakaedad po. Pag kayo po ay 40 anyos na pataas, eh kailangan magpa-check na ng mata. Paalamin natin, 20/20 vision ka pa ba? May kailangan bang idagdag? Meron ka na bang grado? O malabo ba mata mo? Eh kailangan ho medyo anong tayo? Medyo alerto tayo dyan. Kasi baka mamaya kaya lumalabo mata mo kasi mataas pala blood sugar mo. Kaya lumalabo mata mo kasi exposed ka palagi sa computer, sa radiation. Alam nyo, pag kumakain ka ng masusustansyang pagkain, nakakaiwas ka again sa maraming dahilan kung bakit lalabo ang mata. Importante po na uminom din tayo ng 8 to 10 glasses of water a day. Bakit? Alam nyo, pag umiinom ka ng tamang dami ng tubig, naiiwasan ho nating matuyo ang mata. Ah, nakakatulong pala yon. Actually, hindi lang sa balat. Di ba, pagka umiinom ka ng tamang tubig, yung balat mo hindi nagda-dry, pati yung mata hindi po magda-dry. No, ibig sabihin, pag yung eyes mo ay maayos, no, inom ka ng water, hindi ka basta-basta magkakaroon ng problema sa mata. Lalo na yung paglabo ng mata. So, mga basic po yan, mga kauno, na aking laging ina-advise, malaking tulong pag kumakain tayo ng masustansya, no, supplement, pagkain, gulay, prutas, para po mapanatili nating malinaw ang ating mga mata. Ilan lamang po yon sa mga basic na natural need ng ating katawan. Kasi mahirap po pag lumalabo ng tuloy-tuloy ang mga mata natin, lalo na pagka nagkakaedad ka.
Siyempre, para po sa mga karagdagang pangkaalaman, para po isa-isahin natin ang ating mga supplement, alamin natin ang mga nagagawa nito, ituloy na natin ang pag-uusap. Kasi itong Total Wellness Solution, introduction lamang natin ito sa program natin every Wednesday, Friday, and Sunday. And today is Wednesday, September 7. Simulan na natin ang food supplement orientation. Ito na, DJ! Yan, tuloy-tuloy na tayo, guys. Natunghayan nyo ang ating Total Wellness Solution. Tuloy na natin ang food supplement orientation. Simulan natin dito sa usapin ng complete Total Wellness Solution. Malusog na isip, malusog na katawan, at malusog na kabuhayan. Yan po yung tatlo na lagi nating ipinaglilingkod. Na sabi ko, pag nag-uuno ka, yan tatlo na yan, pwede mong ma-achieve. No? Tatlong mahalagang bagay sa buhay ng tao na kapag nag-uno ka, makukuha mo siya. No? Lalo na pag pinag-usapan natin yung total wellness. No? Kasi regarding po sa total wellness solution, may mga bagay na hindi tayo pwedeng magretiro o tumigil. Tuloy-tuloy dapat ang development nito. No, yung pagkakaroon ho ng healthy mind, healthy body, healthy society, healthy family, and healthy finances. Those are the 5 major endeavor in life. 5 area ng buhay na gusto ng Panginoon na pagyamanin mo para mas marami kang magawang mabuti. Lalo na pag ang usapin natin ay tungkol sa kalusugan, no? Kasi siyempre, pagka-apektado kalusugan mo, sumakit lang ng konti ulo mo, minsan di ka makapag-desisyon ng maayos. Yun lang hindi maayos ang tulog mo, parang apektado maghapon mo. Kaya mahalaga po na ating gagampanan yung shape. No? Healthy and successful people exert discipline on a daily basis. It is very important, no, very vital to every living being na para magbigay ng magandang stability and structure sa buhay ng tao. Always remember, being healthy and wealthy is a daily habit and obligation. Obligasyon ho natin sa ating sarili, sa ating pangangatawan. Sabi ko nga nung isang araw, may malaking benepisyo ang pag-aalaga sa sarili. Makakaiwas tayo sa iba't ibang klase ng sakit, no? Makakaiwas tayo sa kung ano-anong suliranin tungkol sa pangkalusugan. Kaya ang disiplina ng ating dapat na tinutupad araw-araw, ayan na, yung shape, no? S-H-A-P-N-E. Isa-isahin natin mga kababayan para po mag-guide ko kayo. Number one, letter S, no? Sleep, no? Proper sleep, at least 8 hours a day, magkaroon tayo ng alpha sleep to repair and produce new healthy cells, to gain energy, to increase blood supply to our muscle, mapopromote natin ang growth and repair ng tissues and bones, lalo na ng mga kabataan, at syempre to strengthen the immune system. Mahalaga po na meron tayong 8 oras na tulog sa isang magdamag. Mas maganda ang decision making, mas maganda ang focus mo, mas maganda ang mental alertness mo, mas maganda energy mo. Tandaan ninyo, no, importante na meron tayong sapat na pahinga, no? Sabi nga ng mga eksperto, mas mahaba ang buhay at mas nag-i-enjoy ka sa buhay mo pagka may time management ka, no, na gagampanan mo yung healthy sleep, 8 hours every day. Pangalawa, ito palagi kong binabanggit, tubig. Drink at least 8 to 10 glass of water a day. Lack of water can cause dehydration. Ang tubig po tutulong para ma-remove ang waste sa katawan. Napoprotektahan ho ang ating tissues, spinal cord, and joint. Malaki palang tulong ang tubig, no? And tutulungan ka rin sa magandang digestion. Nagre-regulate ng body temperature. Tumutulong para mas maganda absorption mo ng nutrient. At syempre, mas maganda ang flow ng oxygen sa ating katawan. For your information, ang isa sa pinakamagandang pang-repair ng katawan because 70% of our body is water. Kaya pag ikaw, iinom ka 8 to 10 glasses of water a day, nare-repair ng maayos ang katawan mo. Kung titignan nyo yung dalawang binanggit ko, proper water and proper sleep, dalawang bagay na hindi pwedeng wala araw-araw eh. Dapat laging kumpleto yan para ma-maintain ang immune system. Kasama po yan sa obligasyon natin. Kaya dapat, yun hong konti lang uminom ng tubig, damihan mo. Yun hong masyadong mga puyat na walang time management, no? Puyat na puyat, tas hapon na nagigising, hindi po siya healthy. Maganda, naka-time management po tayo para nag-gain natin ang mas magandang resulta ng buhay. Pangatlo, proper air,
No? Air pollution can cause short-term and long-term effect on our health, no? Talaga namang, honestly, hindi naman natin na-control to eh. Lalo na dito sa Metro Manila, kung titignan natin, marami ng sasakyan, kabi-kabila, hindi na nga magkandamayaw, sabi nga, talagang nalalanghap mo na yung maraming-maraming usok. Kasama yan sa pag-unlad eh, no? Yung pagdami ng sasakyan, yung pagdami ng factory, kasi syempre kasama yan sa development. Pero meron ho itong epekto sa kalusugan natin. Kaya kung may pagkakataong makakalanghap ka ng malinis na hangin, paminsan-minsan makakapagbakasyon, eh mabuti yun, no? Ngayon, paano ba natin lalabanan yung pang-araw-araw nating kalaban about air pollution? Mahalaga na kumain tayo ng masustansya. Bakit? Pag kumakain tayo ng masustansya, nabibigay natin sa katawan yung natural need. Kasi ang katawan natin may natural needs. Yung balanced diet na tinatawag o yung proper nutrition, no? Tama yung ating calories, tama yung ating vegetable protein, maganda ang ating vitamin C, antioxidant. Magiging maganda kasi ang function ng digestive system, respiratory system, ng lungs, ng kidneys. Pag meron tayong proper nutrition. Ang proper nutrition, guys, maraming pwedeng panggalingan. Prutas, gulay, food supplement. Bakit kasama yung supplement sa listahan ng proper nutrition? Kasi po, yung nagagawa ng fruits and vegetables, nagagawa rin ho ng supplement natin. Kaya nga yung supplement natin, pagkain ang tawag eh, food supplement. Pagkain kumukumpleto ng pangangailangan ng katawan ng tao. At para maganda absorption ng inyong nutrition, mag-exercise kayo mga kaibigan. Alam nyo, ang exercise, physical exercise is very important to maintain physical fitness. Nakaka-contribute para maganda ang inyong weight, no? Maganda ang digestive health, maganda ang bone density, malakas ang muscle, maayos ang joint mobility, at syempre napopromote natin yung psychological well-being, nare-reduce natin yung surgical risk. And syempre, higit sa lahat, strengthening the immune system. Hindi naman kailangan masyadong matagal. 30 minutes every day, 5 times a week. No? Kahit nga yung 30 minutes, hatiin mo sa dalawa. 15 minutes sa umaga, 15 minutes sa hapon, pwede yun eh. No? Basta maganda sana kung pinapawisan tayo araw-araw. Na i-stretch ka, no? Na exercise, ibig sabihin 5 times a week. Malaking obligasyon ho yan natin. Actually, malaking tulong sa atin yan. Although yung iba, hindi masyadong nabibigyan pansin. Pero sana po, mga kauno, mga kababayan, akin pong ipinananawagan sa inyo, napakahalaga po ng exercise sa ating katawan, no? Para hindi kayo basta-basta tatanda. Alam nyo, mas maganda skin, mas maganda energy, nakakalayo ko sa mga iba't ibang klaseng sakit. Tsaka makikita nyo naman yung itsura ninyo, hindi kayo masyadong tatanda. Anti-aging yung exercise. Yan. Yan ang magandang information doon. Ngayon, the question is, why do we need supplement? Yun ang unang-unang tanong, bakit natin kailangan ng supplement and nutrition? Ano ba ang mga pangunahing dahilan? Ano ba ang mga dapat nating isaalang-alang bakit natin kailangan ng supplement and proper nutrition? Number one, no? Toxin overload. Number two, nutritional deficiency. Number three, mahinang immune system. Number four, mental and emotional stress. Apat na araw-araw yata ito'y nasasagupa natin sa buhay natin. Toxin overload, mantika, matamis, maalat, preservative sa pagkain na toxin overload. Lagi yan dumadami sa katawan, kaya nga overload na tawag ko eh. Nag-a-accumulate na siya everyday. Pinanggagalingan po ng iba't ibang klaseng karamdaman. Nabubusog ka pero hindi ka naman kumpleto sa nutrisyon. Ang tawag doon ay nutritional deficiency. Pinanggagalingan yun ng weak immune system. At aminin natin, araw-araw may mental and emotional stress, lalo na sa panahon ngayon. Ang pagbabago po ng paligid eh, hindi natin kontrolado. Makita nyo, mabibigla ka kung ano-ano na iiba. No, lalo na nung pumasok ang COVID-19 sa mundo, nako, biglang nabulaga ang buong mundo. Maraming nabago, nagdulot ng stress, nagdulot ng depression, nagdulot ng emotional stress. Ang akin lamang hong habilin palagi, mga kababayan, mga kauno, huwag tayo makakalimot manalangin at maging strong emotionally and mentally. Huwag tayong pumayag na talunin ang alalahanin. Tandaan ninyo, ang alalahanin palaging meron 'yan, hindi nawawala 'yan.
maging matibay ka lang. You have to stay strong, build faith, and you have to work hard. Focus on development. Kumain ng masustansya para hindi kayo nagkakaroon ng nutritional deficiency. Kasi alam ninyo, mga kauno, ang mga produkto natin at ang ating pagkain, prutas, 2,000 prutas, 2,000 gulay araw-araw, antioxidant ito eh. Ang katawan natin, nagre-repair ng kusa yan. Lumalakas tayo pag nilalagyan natin ng natural need gaya ng antioxidants. Isa lamang po ito sa maaari nating makuha sa crypto, sa immune booster trio, sa grape seed, sa procardio, sante 8 berries. Ito yung mga trabaho dito, support immune system, defense mechanism, nare-reduce ang obesity, sinusupport ang kidney function, ini-improve ang reproductive function, maintain ang malinaw na mata. Meron tayong support sa respiratory system, anti-aging, proteksyon sa liver. Ilan lamang ito sa maaaring mabuting bagay na naidudulot ng Uno food supplements. No? Ilan lamang yan. Kasi ang antioxidant, yan yung isa sa kasama pagka kumakain ka ng supplement. Eh. Bukod pa yung micronutrient, yung anti-cancer na phytochemicals, vitamin A to zinc. Actually, specifically, no? Meron tayong zinc with vitamin D. Meron tayong virgin coconut oil. Meron tayong purong vitamin C. Kaya kung titignan natin, Uno is complete solution for life, for your health. Di ba napakagandang balita niyan? Eh wala ka naman dapat ipag-alala. No, yung iba nagtatanong, baka mamaya, safe ba yan, kapatid? Unang-una sa mga nakikinig, ang Uno ho, products natin, kauna-unahan tayo na feature sa Philippine Pharmaceutical Directory. Libro na ginagamit po ng mga health professional, no, dito sa ating bansa. Halal certified tayo, nakapasok ang produkto natin sa Middle East. Super brand award, no? Awarded tayo dyan. And FDA approved, Food and Drug Administration. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Kasi sigurado ka, nakakasigurado tayo na ang produkto natin ay pinag-aralan at napatunayan mula noong 2007 hanggang ngayon po at tuloy-tuloy yan, mga kababayan. Isa-isahin natin, unahin natin ang zinc with vitamin D. Ano ba trabaho nito? May mga nagtatanong, ano ba ang kainaman, ano ba ang kagandahan ng zinc with vitamin D? Alam nyo, mahalaga to para maayos ang panlasa, yung pang-amoy, nagpapalakas ng good cells, para labanan yung mga nadidevelop na bad cells sa katawan. Combination of zinc and vitamin D, mas maganda absorption mo ng calcium, panlaban yan sa maraming karamdaman, pampalakas ng resistensya, nakatutulong para mag-function ng liver, ang gallbladder, ang pancreas, ang spleen, maraming sakit ang pwede ho nating maiwasan sa tulong ng zinc with vitamin D. Meron pa nga itong pro and prebiotic na napakaganda sa ating digestive health. Gaya po ng nabanggit ko kanina, no? Para po malakas ang resistensya, kain tayo ng nuts. Eh, pangunahin po na sangkap nitong zinc with vitamin D, nuts. Ang nuts kasi, napakainam nito sa ating immune system. Mayaman sa zinc. Maganda brain function. Di ka basta-basta magkakaroon ng respiratory problem. May omega-3 fatty acid. Di ba? Napakaganda. Dalawang beses maghapon po nito, safe na safe ka, may protection ka na. Hindi lamang naman po ako nagsasabi niyan, sinasabi rin ng mga eksperto, lalo na sa panahon ngayon, nananalasa pa ho ang COVID-19, hindi pa naman siya nawawala. Kumain po tayo ng pagkain mayaman sa zinc, gaya halimbawa na nga, nilagang kamote, nilagang patatas, nilagang mani, or mag-take kayo ng zinc with vitamin D. Pangalawa, virgin coconut oil. Alam nyo mga kauno, ang virgin coconut oil napakayaman sa healthy fatty acid na kapagbibigay ng energy sa katawan at brain function. Tutulong din para mapababa ang panganib ng heart attack. Kasi alam nyo ba, 50% ingredient nito ay good cholesterol. And another 50% active ingredient ay yung lauric acid. Yun yung mahalaga, no, yung antiviral and antibacterial properties. Hindi lang tayo nagsabi, napatunayan po yan ng Department of Science and Technology. Kamakailan, siguro mga, kung di ako nagkakamali, mga 5 or 4 months ago, lumabas yung result ng clinical trial nila ng DOST. Yung clinical trial ng dahon ng tawa-tawa, dahon ng lagundi, virgin coconut oil.
Napatunayan po na talagang pag may mild symptoms kang araw ng bacteria at ng virus, eh mabilis kang makarecover. Kaya ako, sabi ko, itong BCO, mga kauno, huwag kayong nawawalan sa inyong mga tahanan. 3 times a day, mag-take kayo. No? Bakit? Protection natin to. Bukod pa doon sa mga health protocol, maganda rin umiinom tayo ng BCO para meron tayong mas dagdag pang protection. No, malaking bagay din ito doon sa mga taong masyadong malakas ang appetite. Magandang tulong din to doon sa mga merong epilepsy at syempre sa ating balat at sa buhok. 3 times a day, virgin coconut oil, protektado ka sa maraming problema tungkol sa kalusugan. Kaya ano pang hinihintay natin, mga kauno? Sabi ko nga a touch of Uno product in every home. Yan. Pangatlo, ultima. No, ultima C, vitamin C, driver of the nutrients. No? Pinoprotektahan ng cellula yung mga nadadamage natin every day. No, yung daily wear and tear. Vitamin C rebuild structure of your body collagen. Kaya pala tinatawag siyang anti-aging, guys. Ang tamang inumo ng Ultima, 2 sa umaga, 1 sa tanghali, 1 sa gabi. Ultima C is a special vitamin C. For your information, hindi lahat ng vitamin C pareho. Kung titignan nyo sa screen na nakashare ngayon, napakalaki ng pagkakaiba ng Ultima versus leading brand. Lagi kong sinasabi, hindi po ito para mangumpetensya, hindi po ito para sa kung ano paman. Sinasabi ko to para public service, para po at least alam ninyo ano ba yung mga mas madaming mga advantages. Mas makakatipid ka, mas maganda sa kalusugan. Kasi unang-una, no? Alkaline base. Sa araw-araw po tayo ay acid base ang ating diet program . Kanin, karne, no? Kanin, carbo, karne, protein. Pag madalas karne at kanin, protein and carbo equals acid. Medyo acidic po siya. Kaya kailangan natin sana yung support ng alkaline base vitamin C. No, mas maganda ang absorption ng katawan mo, mas maganda ang neutralization ng acidity, mas hindi nakakairita sa sikmura, para ka lamang kumakain ng prutas. Ganun kaganda ang Ultima. Proteksyon. Kaya nga napaka-powerful ng immune booster trio . Mga kauno, pag sinabing immune booster trio, magkakasama na yung 3. Ultima, BCO, and zinc. Maaari ba natin maging program yon sa buhay natin everyday? Pagkain na pinanggagalingan ng nutrisyon para protektado ka? Opo, pwede yun. No, immune booster trio. Magandang balita yon, mga kauno. At syempre, pag-usapan natin ang multivitamins. Wheatgrass and barley. Excellent source ng fiber na beta-glucan. Malaking tulong para linisin ang bituka. Multivitamins din ho ito, gaya to ng crypto-organic. Alam nyo, yung natatagpuan natin sa crypto, saka yung makukuha mong nutrition sa wheatgrass and barley, napakalaki po ng similarity. Pareho po siyang superfood. Kaya kung papansin ninyo, kapag gumagamit ako ng pang-cleansing, pwedeng crypto, pwedeng wheatgrass. Kasi pareho siyang green vegetables. For overall health, prevents nutrient deficiency. Napapababa panganib ng maraming sakit. Diabetes, sakit sa puso, no? Maganda to sa improvement ng platelets, mayaman sa vitamin B complex, mayaman din sa zinc, mayaman sa vitamin A. Sa mga kabataan, meron itong chlorella growth factor para sa kanilang magandang pagtangkad. At para sa lahat ng tao, ang crypto and wheatgrass, napakabuting panglinis ng baga, ng atay, tsaka ng bato. Napakaganda ho nito sa katawan. Meron pa nga siyang lysine for wound healing, nagre-reduce ng anxiety, nagre-reduce ng depression. Kasi alam nyo, pag na-anxiety ka, nai-stress ka, may depression ka, tumataas yung cortisol level, yung tinatawag nating stress hormone. Pag tumataas yung stress hormone, napipinsala ang mga internal organs. Kaya mga kauno, mga kababayan, ito, paglilingkod po, kain kayo ng green foods. Green vegetables, lalo na yung mga green leafy. Mayaman sa lysine yun.
para kahit na tayo po ay laging nag-aalala, lagi tayong may mga mental and emotional stress, may tulong tayong nakukuha. May lysine na protection para hindi maapektuhan ang inyong internal organs. Di ba napakaganda nun? Yung nagagawa ng green leafy food, ng green vegetables, nagagawa ng crypto, tsaka ng wheatgrass and barley. Nakukumpleto niya yung nutrient need mo at the same time na e-expel mo yung mga hindi mo kailangan toxin sa katawan. Ganun yung natural na nagagawa nitong crypto and wheatgrass and barley. Kaya perfect combination yung immune booster trio. Sa nakikinig guys, no? Perfect combination yung immune booster trio saka yung ano, yung crypto or wheatgrass and barley. At syempre sa mga nagtatanong, eto na doon sa nagtatanong po tungkol sa tamang pagpayat. Alam niyo yung usapin ng pagpayat, malawak yan eh. Marami, araw-araw yata may question ako nare-receive tungkol diyan. Kasi yung iba apply nagpapayat ako pero nanghihina ako. Sabi ko paano ko ang hindi manghihina, hindi ka kumakain. Mga kaibigan, pagka magpapapayat ho kayo, magpapayat tayo ng healthy way. Huwag lang kayong mag-focus dun sa pumayat. Mag-focus ka dun sa tumaas ang enerhiya, maganda ang burning ng fats, maganda ang build-up mo ng muscle. Anong kailangan mo? Kailangan mo ng prutas, ng gulay. Halimbawa, 2 tasang prutas, 2 tasang gulay araw-araw, 3 times a week na isda, nilagang kamote. Kailangan mo ng karne ng red meat. 1 beses lang sa 1 linggo. Ang karne ng baboy at baka, 1 a week lang. Huwag masyadong madalas. Ang manok, 3 times a week. Ang isda, 3 times a week. Ang gulay at prutas, araw-araw. Exercise, 30 minutes every day. No? Tapos 8 to 10 glasses of water. Tapos 3 times a day na pitrite. Pakinggan nyo, guys, no? 3 times a day na pitrite. Maganda level ng energy. Maganda ang metabolism. Malakas ka, no? Malakas ang katawan mo. Hindi ka nagmumukhang may sakit. Yung iba kasi pag nagpapayat, makita mo 1 linggo pa lang mukha nang may sakit kasi hindi po balance yung nutrition niya. Delikado ho yun eh. Kailangan ho tama nutrition at tama timbang mo. Ito, pinaglilingkod ko guys, no? Huwag ho kayong magpapapayat nang wala kayong ka-idea kung ano ba yung tamang timbang. Mas magandang alam mo para hindi ho tayo maliligaw. Hindi ho kayo magkakamali. Kasi delikado po siya, no? Delikado pagka pumayat ka ng todo, eh baka mamaya bigla ka mag-collapse. Kaya dapat po alam natin ang gagawin, may program tayo, no? Meron tayong tamang timbang, complete nutrition para healthy ang pagpayat, no? Yung immune booster trio and crypto, pwede ho ninyong gamitin siya. Alternative doon sa masusustansyang pagkain. Kasi problema ng iba, hindi daw sila makapag-prepare ng pagkain kailangan nila. So para ma-support natin yon, may supplement tayong pwedeng magamit. No? I hope nakikita nyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ng Sante 8 Berries. Ito yung sinasabi ko kanina, may green tea. No? May green tea, maganda saan? Sa respiratory system, maganda sa baga. Isa sa active ingredient nito, green tea. Hindi lamang po ito puro berries, may watermelon pa nga ito, may pomegranate pa nga ito. Ang Sante 8, maganda sa infection. Maganda sa regeneration ng cells. Improvement ng skin, no? Improved cellular health. Tumutulong to. Marami hong problema ang pwede nating maiwasan pag kumakain kayo ng Sante 8 Berries 2 beses maghapon. No? 2 hanggang 3. Alam nyo, no? Pag kumakain ka ng Sante 8 Berries araw-araw, para ka nang kumain ng prutas din araw-araw. Kasi nga, ang active ingredient nito ay prutas. Lalo na, sa umaga, importante ang prutas. Kaya ako mismo, no, Sante 8 Berries every morning, kasama na siya sa lifestyle. Kasi syempre, yung aminado naman tayo na hindi naman araw-araw may available na prutas. Minsan wala, minsan meron, no? Depende rin kung may nabibili. Kaya dapat meron tayong supplement na best alternative to complete your requirements daily. Lalo na pag ang pinag-usapan natin ay tungkol sa puso. Cardiovascular, stroke, aneurysm, sakit sa puso, maiiwasan natin pag may pro-cardio. No? Sa mga may problema po sa cardiovascular, stroke, aneurysm, kung may maintenance kayo, huwag nyo pong ititigil, tuloy nyo.
yung mga sinasabi po ng doktor nyo, itutuloy nyo yun kasi hindi naman nila i-advise kung hindi mo kailangan. Ngayon, ang pro-cardio, ano ba trabaho nito? Ano bang dagdag na naidudulot nito sa'yo? Ano bang dagdag proteksyon ang maaaring ibigay ng pro-cardio sa atin? Una, napapababa niya bad cholesterol and triglyceride, nagiging normal level. Napapalaki niya po ang pag-asa na lumakas ang puso, no? Malakas ang muscle ng puso, malinis ang dugo, maganda ang daluyan ng dugo, malinis ang ugat, malakas at na malakas ang katawan at nakakatulog kayo ng mahimbing. Malaki po ang naitutulong ng tulog na mahimbing, no? Kaya ang pro cardio maganda i-take gabi. Pag tinake mo to sa gabi, makikita ninyo, mawawala insomnia, tinutulungan ka niya para magkaroon ka ng deep sleep, at pag meron kang deep sleep, mas maganda ang repair ng katawan mo. I hope nakakuha ninyo. So, yan ho yung ilan sa mga malaking bagay na nagagawa ng mga produkto natin mula kangina sa immune booster, tuloy-tuloy tayo. No? Ngayon, pag-usapan naman natin yung isa sa pinaka-paborito ko ring produkto natin, yung grape seed. Fights free radicals for healthy skin, for blood circulation, anti-cancer, nag-i-improve ng kidney function, at syempre tutulong para hindi dumami yung lason sa katawan, yung mga preservative. No, medyo masakit sa tenga, lason sa katawan, ano ba yun? Alam niyo yung preservative na nakukuha natin sa pagkain, unti-unti tayo nilalason yan. Pag lagi kang ham, bacon, hotdog, longganisa, tapa, dilata, luncheon meat, sausage, masarap lahat yun, no? Pizza, microwavable pizza, microwavable popcorn, lahat yan masarap. Kaya lang, may mga preservative, may mga sangkap na hindi maganda sa katawan mo. Yun ang tinatrabaho ng grape seed. Ini-eliminate niya yun unti-unti. Kaya nga, isa sa the best protection ng katawan, grape seed, 3 times a day. No, anti-cancer, palalakasin niya good cells mo para hindi kayo basta-basta kakapitan ng malulubhang sakit. Kaya ugaliin ho nating uminom ng grape seed 3 times a day. No, napakalaking support and protection ng ating kalusugan. At syempre, kung ang pag-uusapan natin ay puti, pagputi, skin whitening, anti-aging, ito ang pangunahin diyan. Glutathione capsule 800 milligram. Napakalaki po ng role nito pag ang pinag-uusapan natin ay skin whitening, no? O pagpapuputi o pagpapakinis ng balat. Para manatili kang gwapo, kagaya ko. Hindi, joke lang. Para manatili kang maganda, gwapo, inom ka nito 2 beses maghapon. Samahan mo pa ng ultima. Ang ultima si tutulong para mas maganda absorption mo ng collagen, ng glutathione, mas maganda balat mo. Kahit dermatologist ang tanongin natin, lagi nilang sabayan eh, vitamin C and glutathione. No, ini-improve din ito ang quality ng sleep, liver and cells na lilinis natin ng atay, ini-improve natin lang ang mental focus and clarity and athletic performance and recovery. So napakarami pa lang nagagawa nito. Napakalaki pala ng naidudulot na mabuti nitong glutathione capsule 2 beses maghapon. At doon naman po sa mga nagtatanong tungkol sa energy drink, marami tayong alternative, 2, kape tsaka prime juice. Kaysa uminom tayo ng kung ano-anong energy drink, mas maganda ito na natural alkaline base, mangosteen and goji berries. Sa mga tao na madalas mabilis mapagod, madalas nang nakakaramdam ng pananakit ng ulo na minsan may kasama pang ang pagkahilo, minsan ang hina ng katawan, parang lantang lata, parang manlalambot ka, ito, inom ka. No, yung mga bata na walang ganang kumain, madali lang yan, titimplahin mo sa isang basong tubig na may kaunting, para ka lang nagtitimpla ng juice, kaya nga prime juice. Instead na inom, wag ng soft drinks, wag ng synthetic drinks, ito na lang. Napakalaking tulong nito. Pag ininom ninyo, mararamdaman ninyo, maghapon kayong energized. Ako, iniinom ko yan sa umaga bago mag-exercise. Ang sarap-sarap ng pag-exercise kasi mataas yung energy level mo. At doon naman sa mga tao po na mahilig sa mainit na inumin, no, sa hot drinks. Meron tayo, actually, pwede rin naman itong timplahin sa malamig na tubig. Pero ako, madalas, tinitimpla ko to sa mainit na tubig. Yan ay walang iba, kundi ang ating 8-in-1 coffee. Alam nyo mga kauno, ang 8-in-1 coffee,
Lima po ang supplement nito eh. Lima. There are five supplements sa ating kape. Napapababa ang panganib ng Alzheimer's disease, ng heart disease. Nagpe-prevent ito ng osteoporosis. Kasi ano ba yung limang supplement? Number one, agaricus mushroom. Alam po natin at alam ng mga espesyalista, sinasabi na yung agaricus mushroom. Ngayon nga, ano, may program ang Philippines na pagyamanin ang pagpaparami ng mushroom. Kasi ano yan eh, immune booster yan eh. Immune, pagpapalakas ng resistensya ang mushroom. Marami hindi na alam yon, hindi nalalaman. Pero alam nyo ba na pagkakain tayo lalo na yung mga natural mushroom, mga sariwa, no? Eh, lakas ng immune system. Meron tayo sa kape niyan. Pangalawa, meron itong tongkat ali, natural energy booster. No? Magandang energizer din yan. Maganda yan sa mga athlete. Maganda yan sa mga tao na kagaya natin, yung active everyday. Tongkat ali, nakakatulong. Gising ka, no? And ginkgo biloba, no? Maganda yun sa memory. Ang kape natin, merong ginkgo biloba to improve your memory para hindi ka magiging makakalimutin. Calcium carbonate for bones, di ba? Ganda nito. At syempre, omega-3 for our heart. Kung titignan natin yung ating kape, napakalaking tulong pala pag ang pinag-uusapan natin ay immune system. Kaya kung magkakape kayo, huwag nang masyadong kung ano-ano. Ito na lang, 8-in-1. Protektado ka pa sa maraming-maraming problema. Pag nagkape ka, na-relax ka na, no? Protektado ka pa. At syempre, no? Para sa atin pong mga kabataan, sa ating mga chikiting, New Vita Kids, multivitamins for kids. Yan. Ito po ay ano eh, parang kumakain lang sila ng parang kumakain lang sila ng candy, no? Ano siya, chewable na parang jelly, ganun ang kanyang texture. Kaya yung mga bata, hindi po sila mahihirapan, baka humingi nga sila sa inyo. 2 times a day nito, maganda na sa kanilang appetite, tsaka sa kanilang magandang pagtangkad. Pag kumakain sila ng Vita Kids, alam nyo ba, parang pinakain nyo na sila ng spinach, ng broccoli, parang kumain na sila ng beans, ng tofu, o ng taho, o soy milk. Meron din itong omega-3 fatty acid na maganda sa kanilang utak at resistensya. Parang pinakain mo rin sila ng nilagang mani, mayaman sa protina, pampatalino. Yan pong lahat ng binabanggit ko, mga kauno, matatagpuan natin sa New Vita Kids Multi Vitamins for our kids para tumalino at mabilis tumangkad ang ating mga anak, mga kababayan, no? Kaya nga itong presentation na to, kung naririnig ng mga anak ninyo, maiinggan niya sila na kain sila ng multivitamins for kids kasi proteksyon nila yun, lalo ngayon nagpe-face to face classes na. Kailangan nun natin bigyan ng ating mga anak ng proteksyon habang sila po ay nasa labas. Importante po yan. At syempre dun sa mga tao na you want to look good, feeling good, looking good, feeling good, beauty, regimen, eto na, no? New Skin Renewal Set, napakaganda, no? Natural White na combination nito eh, ng kojic, facial toner, night cream, ay, ang ganda nito. Sabi ko nga sa uno, yumayamang ka na, nagmumukha ka pang artista, no? Napakaganda ng mga produkto natin. And to summarize all those things, para po i-summary natin tong mga ito. Unloading, nourishment, and overtoning. Total health system. Unloading meaning cleansing. Lagi ko pong sinasabi ito, i-discuss po natin to. Cleansing meaning pagtatanggal ng mga bagay na hindi natin kailangan. May mga bagay po sa katawan natin na sa ayaw at sa gusto mo na kakaroon ka eh. Free radicals, uric acid, bad cholesterol, triglyceride, yung sobra-sobrang sugar o tumataas ang blood sugar sa katawan. Dahil po ito sa ating lifestyle madalas eh. Kaya sinasabi ko nga, minsan nagkakasakit ang tao because of lifestyle. Nakuha nila because of, na-acquire because lifestyle. Kaya ang tawag, lifestyle disease. Kaya ho yung pagki-cleansing, maganda maging part na natin. Ang cleansing po ginagawa 3 buwan o 90 days. 3 buwan, kaya yung crypto, 4 sa umaga, 4 sa tanghali, 4 sa gabi. 30 minutes bago ka kumain, mag-crypto organic ka.
no? Tapos immune booster trio, na-unload ka or naki-cleansing ka. Again, removal of all accumulated waste and toxin para hindi ho basta-basta kayo magkakasakit. Pangalawa, hindi lang basta kayo kine-cleansing, nino-nourish, nourishment. Nare-replenish kasi natin yung mga walang nutrition eh. Kaya kung papansin ninyo, nabanggit ko kanina yung nutritional deficiency. Hindi mo mararanasan yon. Ang ibig sabihin ng nutritional deficiency, kulang sa nutrisyon. Eh pag kulang ka palagi sa nutrisyon, yun yung daan para magkakasakit ang tao. Kaya yung crypto, tsaka yung wheatgrass and barley, 100% nourishment yun eh. Complete nutrition yun. Kaya nga ang tawag ko sa kanya, complete meal. Dalawa trabaho niya, unload and nourishment. Di ba guys? Sa mga nakikinig po, sana nakikita nyo no, yung mga nandyan sa Hong Kong, sa Dubai, Luzon, Visayas, Mindanao. Eto ho guys, sinasagot ko yung ilan sa mga tanong sa kaisipan ninyo para at least ano, totality na bibigyan ko kayo ng magandang bird's eye view. No? Unloading and nourishment. Yun yung dalawang pangunahin po na ginagawa ng crypto, wheatgrass, saka immune beast booster trio. At syempre yung overtoning. Overtoning meaning strengthening to build a protective barrier against viruses and bacteria to prevent proliferation of disease. Meaning ng proliferation, yung paglala. Hindi lalala kung may sakit kayo, kung meron kayong pinagdadaan ng karamdaman, eh may protection ka gaya ng BCO, protection yan. Antiviral and antibacterial. Gaya ng Prime Juice, energy booster yan. Gaya ng kape, energy booster yan. No? Gaya halimbawa ng zinc with vitamin D, energy booster din. Kaya pag nag-uuno products ka, eh sabi nga, nag-uuno ka. Ano ba yung uno? Abbreviation, uno. You, unloading. And nourishment. O, overtone or strengthening. Complete solution for your health, mga kauno. Ngayon, kapag po kayo mga first timer nag-take ng product during na nagko-consume kayo ng uno supplement, no? Yung iba minsan nakakaroon ng mga may mga tanong, upline, ba't ganun bigla ako naging madalas magutom? Nagkaroon ako ng kaunting mild aches and pain, no? Nagkaroon ako ng sipon. Nagkaroon ako ng parang minsan parang feeling ko may sinat ako. At kadalasan yung iba dinayariya, nagka-diarrhea. Bakit? Ang tawag natin doon healing process. Yung kasing katawan mo nagre-respond doon sa cleansing. Yung accumulation po ng waste and toxin sa katawan, no? Ito po inilalabas nyo kaya wag ho kayo maalarma. Nilalabas nyo yan. Kaya pinapainom ko kayo palagi ng tubig kaya kung magtae minsan nag-diarrhea, nag-LBM. Hindi kayo madidehydrate, umiinom kayo ng tubig, 8 to 10 glasses eh, no? Para malakas ka pa din, mas maganda pa rin yung absorption mo ng nutrition. Yung healing process guys, hindi ito matagal. Minsan tatlong araw lang, minsan nga dalawa, minsan apat na araw, depende po sa katawan niyo eh. Kaya pag talagang marumi katawan, minsan tumatagal yung healing process. Minsan may konting headache, no? Mild lang naman 'yon, mild aches and pain. Huwag ho kayong maalarma, ang tawag natin diyan ay healing process mga kababayan, no? Healing process. Anong punto ko mga kauno regarding dito? No? Kaya ang point natin, normal po yung adjustment o yung pag-a-adjust ng ating pangangatawan pagdating pag umiinom kayo, first timer kayo ng food supplement. Huwag kayong maalarma, mga kauno. Yun po, kasi may mga nagtatanong tungkol dun eh. Bigla daw silang sinipon. Kasi halimbawa, nag-ultimacy ka. No? Eh, meron kang sipon o may ubo ka. Lalabnaw yun. Lalo mong ilalabas. Kasi nga, nagke-cleansing ka. Halimbawa, uminom ka ng crypto, bigla ka nag-LBM. Kasi yung dumi mo sa bituka, nililinis natin. Kaya pag nadumi kayo ng marami, naglabas kayo ng maraming plema, minsan nagsuka kayo ng toxin, dapat matuwa ka pa nga kasi nilabas mo yung toxin mo. No? Dapat mas maano ka, oy okay yun, nilalabas mo yung toxin. Mararamdaman mo yun sa unang 3 hanggang 4 na araw, kaya huwag niyo pong itigil ang pag-take ng produkto. Ang lagi ko sinasabi ay inom ng tubig, no? Mag-exercise kayo, no? Kumain tayo ng masustansya.
Nandun pa rin po yung healthy lifestyle and discipline, mga kauno. Nandun pa rin siya. Hindi pwedeng nawawala yun. Mahalaga na tayo po ay palaging sumusunod sa ating obligasyon sa ating sarili. Again, sabi ko nga, tayo ay may obligasyon. Being healthy and being wealthy is a daily obligation and a daily habit. Hindi naman pwedeng, halimbawa, gusto mong maging malusog ngayon, hindi naman pwedeng ngayon mo lang ito gagawin. Ito po is, sabi nga, being healthy is accumulation. Accumulation of your effort every day. Accumulation ng discipline mo every day. Pakinggan nyo, mga kauno. Ang maging malusog po ay napaka-importante. Kaya nga lagi nating sinasabi is health. No, sabi nga ay health and wealth, no? Ang kalusugan ay napakalaking kayamanan, no? Health is wealth, no? Kaya mahalaga 'yun eh, no? Pag nagkasakit, magastos. Pag nagkasakit, delikado. Nag-aalala pa lahat ng mga mahal mo sa buhay. Kaya tayo po ay magkaroon ng maayos na lifestyle, maging part ng pamumuhay natin ng disiplina. No? Alam niyo mga kauno, ang disiplina importante. Sa totoo naman, pwede mo naman gawin ang gusto mo. You have all the freedom to do anything you want. May kalayaan kang gawin ang gusto mo. Buhay mo yan, katawan mo yan. Lalo na pag adult ka na, wala naman pwedeng pumigil sa'yo. Pero lagi yung tandaan ng aking habilin. Ang disiplina, ang kalayaan na walang disiplina, delikado. No? No? Freedom without discipline is dangerous. Tandaan niyo yan. No? Sabi nga, isa pang sinasabi, para mas ma-enjoy mo yung freedom, dapat alam mo kung hanggang saan ka lang. Yun eh. Sabi nga, to enjoy the freedom, you need to know your boundaries. Napakagandang mga thoughts noon, mga kauno, mga kababayan, no? Importante 'yon. Kaya 'yun hong mga halimbawa, mayroong kayong nararamdaman ngayon. Una, magpa-check kayo. Importante makapagpa-check kayo sa doktor para malaman natin yung inyong tunay na estado. Para at least kung may mga tanong kayo, meron tayong backup, no? May backup tayo, matitignan natin yung inyong laboratory test. Kasi alam nyo, yung medication nyo, tsaka yung food supplement, nagko-complement po ito, mga kababayan. Nagko-complement, nagtutulungan, no? Nagtutulungan po ito. Kaya pag kayo may mga medication kayo, meron kayong iniinom na gamot galing sa inyong doktor, huwag nyo pong ititigil kasi importante yun. Di naman nila i-advise kung di nyo kailangan. Ngayon, ang supplement, ang role nito ay parang masustansyang pagkain. 'Di ba ang tao, lagi nating kailangan ng masustansyang pagkain para mas malakas ang ating immune system, mga kababayan. At 'yan po ang kabuuan ng ating food supplement orientation, na discuss din po natin ang ating total wellness solution. 'Yan mga kauno ang ating pong napag-usapan, buong-buo po ang ating pinag-usapan tungkol sa total wellness at siyempre sa food supplement. Ang lagi ko lang sinasabi, lagi po tayong mananalangin. Tandaan ninyo, no? Importante yung stay strong, build faith, and work hard. May Panginoon na lagi tayong gabay sa lahat ng ating mga ginagawa, no? Sabi nga, siya po ang nakakaalam at siya ang ating kumbaga sandigan sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa ating buhay, no? Sa kabila ng tayo po ay nag-iingat, huwag tayo makakalimot, tumawag sa Panginoon, manalangin araw-araw na sana'y mangyari ang kanyang kalooban. No? Muli ako po si Jerico Mendoza. No? Kung loloobin, magkita po tayo ulit sa susunod. Ngayon po ay Biyernes, next is Sunday, and the next is Wednesday, tuloy-tuloy every Wednesday, Friday and Sunday, alas 3 hanggang alas 4. Makakasama niyo po ako dito sa Uno Live, 3 to 4 p.m. Again guys, ingat kayo. Ako si Jerico. No? To God be the glory. Ingat.